libo-libong migrante ang pwersahang pinaali sa Algeria. Kaugnay pa rin ito ng crackdown ng nasabing bansa laban sa mga migrant workers, kung saan ayon sa report, walang awang itinaboy ang mga ito sa Sahara Desert. Para sa iba pang detalye ng balitang ito, alamin natin sa Balitang Abroad ni Pichi Gonzalez. Pwersahang itinaboy ng gobyerno ng Algeria ang mahigit 13,000 migrante, kabilang na ang mga bata at buntis. Dahil dito, napilitan ng mga migranteng magpalaboy-laboy sa Sahara Desert nang walang pagkain at maiinom man lang. Sa report ng CBC News, ilan umano sa mga migrante ang maswerteng nakaligtas matapos maglakad at makarating sa border village ng Asamaka, habang ilan ay nagpalaboy-laboy hanggang sa ma-rescue sila ng UN Rescue Squad. Pero karamihan umano sa mga ito ay binawian na lang ng buhay sa disyerto dahil sa pagod, gutom at uhaw, at ang iba naman ay hindi na natagpuan. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng European Union na alam nila ang ginagawang ito ng Algeria, pero iginiit na legal ang pagpapaalis ng isang bansa sa mga migrante at refugees hanggat sumusunod ito sa batas. Samantala, binalaan ni US President Donald Trump si Democrat Representative Maxine Waters dahil sa panawagan nito sa mga anti-Trump na iharas sa mga taga-suporta ng presidente at mga opisyal ng administrasyon. Iningganyo ni Waters sa mga relyista na iharas sa mga opisyal ng Trump administration, tulad umano ng nangyari kay White House Press Secretary Sarah Sanders sa Virginia. Sa official Twitter account ni President Trump, tinawag nitong mababa ang IQ ng kongresista dahil sa pagiging promotor nito ng pang-aabuso sa Estados Unidos. Babala ng presidente kay Waters, mag-ingat ito sa kanyang mga hinihilinga. Nauna rito, pinalabas sa isang restaurant sa Virginia si Secretary Sanders dahil hindi umano qualified na kumain sa nasabing restaurant ang mga miyembro ng gabinete ng Trump administration. Para sa DZRH Network News, Pichi Gonzalez, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.